Hi! Welcome back sa ating channel. Ngayon po ay nandito tayo sa parting ito kasi i-share ko po sa inyo si Cubic Pros. So yan ang kung paano ko po ba siya alagaan. Yan. At saka ngayon din po tayo magka-cut ng ating flower sa ating succulent kasi po ay meron na naman pong gumagapang dito ng ano, mga langgam dito. May na marami po lumalakad na langgam na pabalik-balik. So baka mamaya may dala naman po silang milibag kasi yung atin pong yung breaker ay parati po nilang dinadalahan ng milibags kasi nga po, 'di ba? Binuhusan ko po 'yun ng aking DIY na suka at saka sabon. Namatay naman po talaga 'yon. Tapos nung nakita ko meron pa pong isang piraso, binuhusan ko uli o inisprehan ko. Namatay po talaga. Tapos, yun. Nagdadala na naman ng panibagong milibags yung langgam. Kaya, kahit isa lang po yung dalahin niyang milibags, dumadami siya. Kaya, wala pong katigil-tigil yung langgam. Buhos ako, dala naman siya ng dala. Ayan. So, ito po yung ating Cubic Pros. Yan po yung ating i-share sa inyo kung paano ko busa alagaan. So, ilapitan po natin para makita po ninyo ng malapitan si Cubic Pros. Ayan. So, kahit po siya nakatanim sa maraming, sa isang pot at malaki, at marami silang sama-sama, ay okay lang naman po siya. Ayan. Pwede ko naman siyang diligan kahit po magkakasama si sila sa isang pot. Pwede naman pong hindi ko siya diligan. Ito katulad nito, ayan. Pwede kong diligan doon sa dulo. Ito, pwede kong diligan. Pero si Cubic ay pwede nating hindi diligan. So, ang ginagawa ko po ditong pag-aalaga, ayan. Ito ay dinidiligan ko every 5 days. Dati po, nung sobra pong init ng panahon, ang pagdidilig ko sa kanya ay every other day. Halos po sila sabay-sabay kasama ng mga houseplant. Every other day ko talaga sila dinidiligan kasi ang bilis pong matuyo nung ating soil. Kasi ang soil natin dyan ay ipa, tapos lupa, at saka labarak, o at saka mga iba pang bato, sinamahan ko po. So, ayun nga po, ang pagdidilig, ganun lang. Tapos kailangan po niya ng nasa full sunlight at direct sunlight. So dito po sila nakalagay. Tayo po ay sa ngayon, sa mga bago po, meron po tayong net. May net na po tayo ngayon, guys. Ayun oh. Ayan, sa mga baguhan pa po at ngayon lang po nakabisita sa ating channel. Ngayon po ay meron na po tayong net kasi halos isang taon, mag-iisang taon po tayo na walang net na naka-direct sunlight sila at saka full sunlight. So itong ating Cubic ay pinapainitan ko po sila mula umaga hanggang alas 2 kasi hanggang alas 2 lang po yung init kasi pumihit na po yung araw natin. Iba na po yung lubog ng araw niya kaya naging iba na rin po yung nasagap nitong init. Pero okay naman po yun dahil hanggang alas 2 naman mainit siya. Ayan, so medyo stress siya. Makikita po ninyo na medyo stress ang ating Cubic Pros. So maganda po yung kanyang kulay. Ayan o. Hindi ko lang po alam kung nakikita ninyo dyan sa video na maganda ang kulay ni Cubic. Kasi dito sa akin, sa personal po ay maganda ang kulay ni Cubic Pros. Ayan. So, isa pa lang yung ating succulent na ganito. Kasi yung binilihan ko po niyan, ang nagtitinda po niyan ay mga rare succulent ang tinda niya. Kaso po, bawat isang sakis ay iisang piraso lang. Kaya yun. Tapos ngayon, hindi ko na po siya nabibilihan kasi wala na po siyang tinda. Puro cactus na lang. Kaya hindi na ako makabili ng rare succulent. O, minsan lang yata siya nagtinda ng ganitong mga, ano, mga rare. Kasi isa po ito sa ating rare succulent, si Cubic Pros. Pero ang ganda niya, ayan o. So sana po ay mapatanda ko siya, mapalaki ko siya. Kasi tawag nito, nag-iisa lang nga yung ating Cubic Pros. Pero guys, nagkaroon na po siya ng maraming baby. Ayan, o makikita nyo dyan sa baba. Ayun ko lang kung mapapansin po ninyo na marami po siya dyan mga baby sa ilalim. O yun, ayan o, sagi ko. Ayan, ayan na naman ako, lagi na lang akong ganito. Nasasagi ko yung dahon niya. Ayan, so wala tayong magagawa kundi patubuin na lang po yung dahon. So kasi yan guys, marami pong mga baby sa ilalim. Nakaikot po siya dyan. Yung mga babies niya, puno po yung ilalim. Kaya yung mga dahon niya dito, yung iba natuyo na, inalis ko na.
At saka mayroon tayong ginawang, may tatlo tayong inipropa na dahon. Ito po siya, oh. Ayan, ito yung una nating pinropa, itong tatlo, yan. Sa isang dahon po ay tumutubo ang ating sakis ng dalawa o tatlo, apat. So madalang po ang dalawa, karamihan po tatlo, apat. So mayroon na tayong napatubo na babies galing sa leaf. So yan ang ginawa kong propagation. Tapos ngayon, marami pong mga babies yung ating sakis na to sa ilalim. Katulad kanina, nasabi ko sa inyo na nakaikot, kung mapapansin po ninyo dyan. Kasi di ko po alam kung nakikita po ninyo yung ating mga babies dito. Meron tayong isang babies dito na malaki. Eto po. Nakikita ba? So, ito po yung pinakamalaking babies ni Cubic Pros. Yan. Pero hindi pa muna natin siya tatanggalin. Ayan, palalakihin pa muna natin. Ayan, ano ba yung kamay ko? Natanggal na naman. Ayan, dapat pala hindi ko na hinahawakan kasi natatanggal. Ayan. So, pasensya na po ah, kasi yung kamay ko. So, basta meron po tayo mga paikot na mga babies dyan. Ayan, at palalakihin muna natin siya bago ilipat. Ayoko nang hawakan kasi baka madisgrasya na naman yung ating mga babies. Ayan, imbis na nandun pa. Kasi hindi ko pa siya pwedeng tanggalin dahil maliliit pa sila. Ayan o. Oh. Palakihin muna natin para mas matibay silang itanim kapag malaki na. Kasi kung maliit pa po, natatanggalin natin. Hindi pa siya magiging stable. Ayan o. Oh. Pero malalaki na po rin yung dito kasi nakikita na siya. Ayan. Ito po o. Oh. Ayoko nang idait yung aking kamay kasi baka maputol. Yan. So maganda po na i-stress si QB kasi pag hindi po siya na-stress ay kulay green lang po ang kulay niya. Hindi natin makikita yung tunay na ganda ng kulay niya kapag hindi po siya na-stress o nakalagay sa shaded area. Kaya maganda po ay ilalagay natin sila sa mas naiinitan. Okay lang po yan na full sun sila kasi no, dati naman naka-full sun sila nung hindi pa umiikot yung araw kasi depende po sa buwan na kung saan lulubog yung araw eh, naiiba po eh. So ngayon naiiba kaya hindi na siya masyadong full sunlight, ayan. Pero okay naman na yun at mahaba-haba rin naman yung oras na naiinitan siya at saka makikita naman natin na na-stress naman yung dahon ng ating cubic. Kaya lang hindi ko po sure kung kita po sa video ang ganda ng kulay ni Cubic Frost, ayan. Ayan po oh. So ito, halos lahat po ay marami tayo kasing mga favorite na mga sakis sa ngayon. Kasi po noon, sakis po natin noon kasi kukunti lang. Tapos na, yun, pinarami natin si Jealousy. Yun ang naging paborito ko noon kasi nga kukunti pa lang yung ating mga collection na succulent. Kaya yun si Jealousy yung pinarami ng pinarami ko. So ngayon, marami na po tayong koleksyon ng mga mga succulent. So lahat po ay gusto ko sila. Ayan. Wala po akong wala na po akong favoritism ngayon. Lahat po ay gusto ko sila pare-parehas. Kaya wala na tayong paborito. Lahat na lang sila gusto ko. Ayan. So na-share ko na po yung ating pag-aalaga sa ating ating cubic. So ganun lang po para madali po sa inyo ang pagdidilig. Ako kasi makadalasan ginagawa ko. Ayan, may nakikita po akong langgam sa ilalim. Ayan. Kadalasan pong ginagawa ko dito bago ko siya diligan. Tinutusok ko po yung aking daliri dito sa banda rito sa gilid. Tapos, yan, basta babaon ko yung daliri ko para malaman ko kung basa pa ba siya o tuyo na. Yan, madalas ko pong gawin yan sa aking mga sakis. Kasi minsan po, makikita ninyo tuyong-tuyo na yung ibabaw. Pero pag tinusok ninyo, basa pa po pala sa ilalim. Kaya yun, hindi ko po muna sila dinidiligan kapag basa pa. Ayan, para makasigurado. Yan, yun nga po, nasabi ko na madalas ko pong gawin dito sa ating mga sakis. Kasi ang panahon po ay hindi pare-parehas. Yan. Kasi kung ang schedule natin ng pagdidilig ay kada 5 days o kada 1 week,
minsan po hindi pa talaga sila natutuyo. Ayan. Kaya kailangan po tusukin na lang po natin 'yan. 'Yan ang ginagawa ko po at na-share ko po sa inyo. Ayan. So ngayon po ang ano natin, ang gagawin ay tatanggalin natin yung ating bulaklak ng ano. Ayan, bulaklak nitong succulent natin kasi may marami pong langgam. Ayan, wait lang po ha. Ayusin natin yung camera, guys, kasi nakatalikod, hirap tayo eh. So, ito na po. Pero guys, mukhang hindi po tayo makakapag-shoutout ngayon kasi medyo meron na po nagpapatugtog ng malakas. Kaya ito po ang problema ko eh. Hindi na po tayo makaka-shoutout ngayon. So, magmamadali po tayo. Kaya pasensya na po. At shoutout po para sa inyong lahat na lang, guys. Alam naman po ninyo kung sino-sino kayo. Kayo na pong lahat ay shoutout po sa inyo. At ayan, hindi na po kasi tayo pwedeng magtagal dahil alam naman po ninyo na ano, na hindi pwede dahil po sa ganyan. Ito po pala, habang ikinakat natin to ay ano, yung kung asa naabutin po yung gunting, ayan. So ito na po yung ating ano, itong flowers tinanggal na po natin, ayan. So ang ganda kasi ng flowers niya pero ito wala tayong magagawa kasi meron na namang nakialam dito sa ating ano mga sakis gawa nitong langgam na to. Ang ganda pa naman niya oh. Pero hindi ko na po ito itatanim kasi anong tawag niyan? Maliit siya pero ilalagay ko po ito sa ano sa tubig. Gagayahin ko si Hermes yun na ako kasi ginawa niya yun eh. Lahat ng mga flowers ng ano flower stock ng sakis niya nilagay niya sa tubig. So ito tatry kong ilagay para tapos igagawin kong flower base kahit nag-iisa lang siya. Nabali na nga po yung isang ano niya oh. Isang sanga. Ayan. So marami pong salamat guys sa inyong pagsama sa akin sa videong ito at sa lahat po ng mga bago at ngayon lang po nakapanood ng aking video. O na ngayon lang po kayo nakabisit sa aking channel. Ayan, please don't forget to subscribe. Ayan, at saka huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell para po ma-notify po kayo kapag may bago tayong video. Ayan. At ano po, visit din po ninyo ako sa aking FB page. Meron po tayong FB page, adelosegro@gmail.com. Ay! Ano pala yun? IG. Ay, sorry. IG po pala yung adelosegro@gmail.com. Tapos yung ating FB page. Kaparehas din po ng name ko dito sa YouTube channel. Ayan. So, sana po pakilike po sa hindi pa po nakakalike. Thank you so much po sa inyong panonood. Thank you. Bye-bye and ingat po kayong lahat. At hello Camila, baby. Ang cute-cute mo. Thank you so much.